ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon ay napakadali nang magpadala ng mensahe sa mga taong minamahal natin. Pero kahit gaano ito kadali, minsan ay nakakaligtaan pa rin natin itong gawin. At kapag huli na ay sakalang natin, mapagtatanto ang kalahagahan nito. Ikaw ka, Barangay, anong huling mensahe ang pinadala mo sa iyong minamahal? Dear Papa Dudut, Daddy's Girl ang tawag nila sa akin dahil sa matinding paghanga ko sa aking ama. Simula kasi pagkabata ay siya lang ang tanging magulang na nagpaparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Siyang nag-alaga sa akin, sumuporta at gumabay sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Kaya naman kahit na malaki na ako ay hindi ko ikakahiyang sabihin na isa akong daddy's girl, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Talia, 29 years old at galing po ako sa isang broken family. Maagang nagkaanak ang mga magulang ko na sina Norman at Odette, 21 years old lang noon, ang tatay ko, samantalang 19 years old naman si nanay noong ipinagbuntis niya ako. Hindi man kasal ay 2 taon na nanirahan si tatay Norman sa bahay nila nanay para sabay nila akong alagaan. Yun nga lang, ang pagsasama nilang yon ay hindi nagtagal dahil ang dating pag-iibigan nila para sa isa't isa ay parang yelong natunaw na. Hindi sila nagkakasundo sa maraming bagay at lagi silang nag-aaway hanggang sa pinaalis na lamang nila si Tatay Norman sa bahay at naiwan ako sa pangangalaga ng aking nanay. Papa Dudut, hindi naging mabuting ina sa akin si Nanay Odette. Dahil bata pa lamang siya noon ay mas inuuna niyang pangsarili niyang kasiyahan. Nabarkada siya at nahilig sa pag-inom. Nagbuhay dalaga siya at kailanman ay hindi nito ginampanan ang pagiging nanay niya sa akin. Tanging ang lola at lolo ko lamang ang nagbantay sa akin noon. Hanggang sa isang araw ay hindi na umuwi pa si Nanay Odette. Nabalitaan na lang namin na sumama na pala siya sa kanyang bagong boyfriend para makipag-live-in. 3 years old lang ako noon, Papa Dudut. Nung naging 5 ang taon ko ay namatay na ang aking lolo sa sakit, samantalang 10 years old naman ako nung iwan ako ni Lola matapos mamatay sa bangungot. Dahil wala nang ibang mag-aalaga sa akin ay napunta ako sa poder ni Tatay Norman at sa kanya na po ako lumaki kasama ang sarili nitong pamilya. Diyan ka pala. Hindi ka agad kita nakita. Humihina na talaga itong paningin ko. Upo na ako, ha? Sige ho. Parang kailangan niyo na talaga ng salamin, ha? Oo nga eh. Kaso, ang mahal magpagawa ng salamin. Kaya wag na lang muna. Ano? Nakapili ka na ba ng orderin mo? Nasaan po si nanay? Sina John? Hindi mo po sila kasama? Hindi ko na sila sinabihan. Ikaw lang talaga yung inimbita ko rito. Kasi ikaw yung may birthday. Ganun po ba? Oo. Oh, saka na lang tayo lumabas na buong pamilya kapag may sahod na ako. Pang 2 tao lang yung kaya ng budget ko ngayon eh. Naku, Tay. Dapat hindi na po kayo nag-abala pa. Ibili na lang natin ng ulam yung pera nyo para sabay-sabay tayong kumain ni nanay sa bahay. Hindi, wag ganun. Itinabi ko talaga tong budget na to para sa'yo. Hindi kita nasamaan sa mga birthday mo nung bata ka pa. Kaya ngayon pa lang ako bumabawi. Pagbigyan mo na ako. Matagal naman na kayong nakabawi eh. Tsaka ang tanda ko na, Tay. Pwede ko nang i-celebrate ang birthday ko nang kahit mag-isa lang ako. Teka, ilang taon ka na nga ba ngayon?
20 na po. Dalaga ka na. Ang bilis ng panahon, ano? Kaya nga po eh. Sa sobrang busy natin, hindi na natin namamalayan kung gaano kabilis tumakbo ang oras. Kaya nga sobrang laki ng panghihinayang ko sa 10 taong wala ka sa akin. Hindi kita nasamahan nung musmus ka pa lang. Kaya hayaan mo na akong bumawi. Umorder ka kahit anong gusto mo ngayon. Huwag mong isipin yung presyo. Salamat, Tay. Kayo na lang po kaya pumili. Ano bang gusto niyong kainin? Dapat ikaw ang pumili. Ikaw may birthday eh. Kung ano po yung gusto nyo, yun na rin po ang gusto ko. Okay, sige. Ano ba? Nasaan ba yung menu? Ah, eto po. Salamat. Ano bang masarap kainin ngayon? Tay, may tanong po ako. Ano yun? Sa tingin nyo, bakit po kaya hindi nag-work yung relasyon nyo ni nanay noon? Yung sa inyo po ni Nanay Odette, hindi si Nanay Marisa. Kami ni Odette? Masyado pa kasi kaming bata noon eh. Ibig po bang sabihin, dahil bata pa kayo, hindi pa totoo yung pagmamahal nyo sa isa't isa? Siyempre, totoo yun. Ikaw nga yung naging bunga noon eh. Pero dahil bata pa kami, hindi pa ganun katibay yung mga ginagawa namin desisyon dati. Marami pa kaming bagong kaalaman na natutunan. Mas nag-mature pa yung pag-iisip namin. Nag-iba yung mga pananaw namin sa buhay hanggang sa nag-iba na rin yung nararamdaman namin para sa isa't isa. Nanghihinayang ka po ba na hindi kayo nagkatuluyan ni Nanay Odette? Sa totoo lang, hindi. Kasi kung hindi kami naghiwalay, hindi ko makikilala ang Nanay Marisa mo. Kinailangan masaktan ang puso ko para matutunan ko kung anong klaseng pagmamahal ang kinakailangan ko. Ang naging problema lang sa naging hiwalayan namin, nawalay ka sa akin. Kumusta na po kaya si Nanay Odette ngayon? Hindi ko alam pero sana nasa mabuting kalagayan siya. Sana masaya na siya ngayon. Sana kung ano man yung mga pangarap niya noon para sa sarili niya, naabot na niya. Sana nga po. Oh, meron silang chicken kare-kare. Hindi pa ako nakakatikim nito ah. Kare-kare na manok? Meron pang ganun? Ayan oh, tingnan mo nasa menu nila. May picture pa nga eh. Gusto niyo po tikman natin? O sige, tapos dagdagan na rin natin ng chapsuy. Mag-order na tayo para maluto na. Waiter! Waiter! Papa Dudo, tatlong naging kapatid ko sa ama. Lahat sila ay lalaki kaya naman hindi na ako nagtaka kung bakit sa aming apat ay ako ang paborito ni tatay. Ako man ang paborito, kailanman ay hindi ko naramdaman na naging outsider ako sa pamilya ni Tatay Norman. Hindi naging isyo sa kanila na laging pabor sa akin si Tatay. Sa katunayan, nung kinupkop ako ni Tatay ay tinanggap ako ng buong buo ng kanilang pamilya. Itinuring akong tunay na anak ng stepmother ko na si Marisa at ganoon din ang tatlo ko pang half-brother. Itinuring din nila akong parang kapatid na buo. Nagsimula man ako sa broken family ay naging masaya pa rin ang kabataan ko dahil sa bagong pamilya na ibinigay sa akin ang aking ama. Itinuring nila akong prinsesa kung saan ang apat na lalaki sa buhay ko ang nagsilbing bantay at gabay ko sa aking paglaki. Noon ngang nagdalaga ako ay pahirapan ang mga kalalakihang nanliligaw sa akin dahil kailangan pa nilang dumaan sa tatay ko at sa tatlo ko pang nakababatang kapatid na lalaki. Noong mga panahong yon ay super thankful ako dahil anuman ang mga pagdaanan kong problema ay palagi silang nasa tabi ko para suportahan at damayan ako. Kaya nga masasabi ko na hindi na kahit hirap man akong makahanap ng pag-ibig ay maswerte naman ako sa mga lalaki sa pamilya namin dahil sila ang nagpadama sa akin kung ano ang totoong ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Isang gabi pag-uwi ko ng bahay ay nagkaroon kami ng masinsinang usapan ni Tatay, Papa Dudut. Oh,
Talia, ngayon ka palang nakauwi. Opo, di po ba nagpaalam naman ako sa inyo na gagabihin ako ngayon? Oo, nagpaalam ka nga. Pero hindi ko lang inaasahan na ganito ka kalito uuwi. May dinaanan lang po akong kaibigan. Tapos nahirapan ako maghanap ng masasakyan pa uwi kaya ginabi ako. Sana tinawagan mo na lang ako para nasundo kita. Alam niyo naman po na ayoko nagmumotor kayo sa gabi kasi nga mahina na mga mata niyo. Tsaka ang mahal ng gasolina ngayon. Sayang lang yung gas niyo pag sinundo niyo ako. Kumain ka na ba? Tapos na po. Tabi nga po ako sa inyo, Tay. Usog ka. Oo, oh, tatabi pa. Ang late nga nitong sofa. Namiss ko kayo eh. Kamusta po ang araw niyo? Ayun, nakakapagod pa rin. Walang nagbago. Ang itim niyo na oh. Hindi niya naman ata ginagamit yung binili kong arm sleeves para sa inyo eh. Ginagamit ko naman pero mainit pa rin talaga sa labas. Ano magagawa ko? Kung sa bagay, kayo ba naman ang mababad sa initan sa kakadeliver ng mga parcel? Iitim talaga kayo. Gusto niyo bilang ko kayo ng sabong pampaputi? Para saan pa eh, itong balat ko nga ang asset ko. Kaya nga nainlabang nanay mo sa akin dahil sa kulay ko eh. Uwe, talaga? Oo. Tipo daw talaga niya yung mga moreno. Parang Tonton Gutierrez. Asus! Tonton Gutierrez daw. Ang puti kaya nun. Pero magkawig naman kami, hindi ba? O na, kayo na po ang pogi. Ikaw ba? Ano ba ang mga tipo mo sa lalaki? Ako? Wala naman akong criteria talaga pagdating sa mga lalaki. Basta ang gusto ko lang mabait, masipag, magalang. Yun lang naman. Parang nagkakaubusan na yata ng ganyang lalaki ah. Bakit niyo naman po nasabi? Eh kasi hanggang ngayon, wala ka pang nakikitang ganun eh. 26 ka na, pero wala ka pa ipinapakilalang boyfriend sa akin hanggang ngayon. Lo? Ibang klase rin kayo mag-trash talk ah. Oo na, ako na po ang single. Interesado lang naman ako malaman kung may nagpapatibok na ba sa puso mo ngayon. Wala pa po. Hindi pa yan ang binoproblema ko sa ngayon. Imbis na lalaki, pera ang hinahanap ko. Mas kailangan ko ng pera kaysa lalaki. May maayos ka namang trabaho eh. Kaya madaling kitain yung pera na yan. Pero ang lalaki, mahirap ang ganap ng seryosong lalaki na pwede mong gawing boyfriend. Tay, ano ba talaga ang gusto niyong palabasin? Gusto niyo na ba ako mag-asawa? 26 pa lang ako ha, bata pa ako para dyan. Eh, hindi naman sa minamadali kita magpakasal. Gusto ko lang masigurado na habang malakas pa ako eh, maihahatid pa kita sa altar. Darating din naman tayo dyan. Siyempre, hindi naman ako magpapakasal kung kailan uugod-ugod ka na. Gagawin ko yun kapag ready na ako. Sa ngayon eh, hindi pa po talaga. Ganun ba? Pasensya na, excited lang ako eh. Alam mo naman, hindi kami ikinasal ni Odette. Hindi rin naman namin naranasan ni Marisa magpakasal sa simbahan. Kung sakali, sa'yo ko lang mararanasan yung maglakad sa altar kapag ikinasal ka na. Hindi yung ginagawa ng lalaki. Ang pressure naman po nun. Pero sige, hayaan nyo't balang araw mangyayari din yan. Pero tama ka, bata ka pa. Gawin mo ang gusto mong gawin. Huwag mong madaliin ang lahat. Enjoyin mo lang ang buhay. Yun na nga pong ginagawa ko ngayon, kaya dapat kayo rin. Enjoyin nyo lang din ang buhay. Matagal ko nang in-enjoy ang buhay ko, lalo na't kasama ko kayong pamilya ko. Sweet talaga ng tatay ko! Sige na po, maiwan ko na kayo, maliligo na ako. O sige. Kayo po, hindi pa kayo matutulog? Eh hindi pa, hindi pa ako inaantok eh. O sige po, good night tay! Good night anak! Si tatay ang nagsilbing inspirasyon ko, kaya ako nagpursige sa pag-aaral. Gusto ko kasing ibigay sa kanya ang mga pangarap niya noong kabataan niya na hindi niya natupad. Tubong Samar si tatay, pito silang magkakapatid at ang tanging hanap buhay ng mga magulang niya noon ay ang pangangalakal. Hindi siya nakapagtapos ng high school hanggang second year lamang siya noon dahil sa kawalan ng pera. Kasama ang kuya niya ay nagpunta sila rito sa Maynila para maghanap ng trabaho. Nakapasok silang pareho sa construction at ilang taon silang namuhay sa isang kahig isang tuka na buhay hanggang sa naaksidente ang kuya nito at nabaldado.
Simula noon ay si tatay na ang sumuporta sa kuya niya hanggang sa binawian ito ng buhay, Papa Dudut. Sinikap ni tatay na maghanap ng trabaho at naging kargador siya sa palengke at doon na nga niya nakilala si Nanay Odette. Naging magkasintahan sila, nabuo ako at naghiwalay sila at saka naman nakapangasawa si tatay ng pangalawa, si Nanay Marisa. Simple lang naman ang pangarap ni tatay noon, Papa Dudut. Ang matutong mag-drive ng motor, noong nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakahanap ng trabaho bilang bank teller, ay yun ang unang naipundar ko. Binilhan ko si tatay ng motor at yun naman ang ginagamit niya para maging delivery rider. Simula noon, Papa Dudut, ay wala na akong ibang ginawa kundi ang ibalik kay tatay ang sakripisyong kanyang ginagawa para sa akin at sa aming pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang araw may balitang hindi ako napaghandaan. Habang nasa daan at may iahatid na delivery ay nagulungan ng isang pampasaherong bus ang motor na sinasakyan ni tatay matapos itong mawalan ng preno. Naghihintay lang siya noon sa go signal ng traffic light sa isang intersection nang biglang araruhin ng bus ang lane nila, tatay. Naipit ang katawan nito sa sarili niyang motor at nagulungan pa ng bus. Mabuti na lamang at nakasuot siya ng helmet kaya walang masyadong tama ang ulo nito. Naitakbo pa siya sa ospital ng mga taong tumulong noong araw na yon, Papa Dudut. Noong oras na nangyari ang aksidente ay kakapasok ko lamang sa trabaho. Sa katunayan ay si tatay pa ang naghatid sa akin sa bangko kung saan ako nagtatrabaho. Sobrang daming tao noon sa bangko dahil payday kaya wala akong time na mag-check ng phone ko. Lunch break na noong nalaman ko ang balita tungkol kay tatay. Punong-puno ng missed calls ang cellphones ko noon at mula sa kapatid ko ang lahat ng tawag. Noong nalaman ko kung ano ang nangyari ay dali-dali ako nagpaalam sa supervisor ko at pinayagan naman niya ako na mag-early out para makapunta kaagad sa ospital. Doon ay naabutan ko ng nag-aagaw buhay si Tatay Norman. Halos madurog ang puso ko noong nakita kong sari-saring equipment ang nakakabit sa kanya. Puno rin ng benda ang katawan nito, Papa Dudut. 15 minuto matapos akong makarating sa ospital ay tuluyan ang nagpaalam sa amin si tatay. Parang bumagsak ang puso ko sa sahig noong ibalita sa amin na hindi na na-revive ng mga doktor si tatay. Sa sobrang sama ng loob ko sa balitang nalaman ko ay nawalan pa ako ng malay, Papa Dudut. Ate Talia, okay ka na ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Anong nangyari? Bakit ako nakahiga rito? Nawalan ka ng malay kanina. Mabuti nga nasa lukit eh. Kung hindi, baka tumama yung ulo mo sa sahig. Si tatay! Nasaan si tatay? Kumusta na siya? Ate... Hindi! Hindi! Sabihin mo na revive siya, 'di ba? Na-revive siya ng mga doktor. Dapat hindi sila tumigil. Hindi pwedeng mamatay si tatay. John, sabihin mo buhayin nila si tatay. Kailangan ko siya. Kailangan ko tatay ko. Ate, kumalma ka lang. Sagutin mo ako, nasaan si tatay? Sabihin mo sa akin buhay pa si tatay. Buhay pa siya, 'di ba? John, please, buhay pa siya, 'di ba? Ate, sorry pero wala na talaga. Ginawa nila ang lahat pero hindi na talaga kinaya ng katawan ni tatay. Hindi! Hindi pwedeng mamatay si tatay! Marami pa kaming gagawin eh! Hindi pa ako nakakabawi sa kanya! Iatid pa niya ako sa altar kapag ikinasal ako eh! Nag-promise ako sa kanya na tutuparin ko yung pangarap niyang yun! Alam ko nakakabigla yung nangyari. Ako rin hanggang ngayon.
Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na talaga si tatay. Panaginip lang to. Masamang panaginip lang to. Hindi to totoo. Gisingin niyo na ako. Parang awa niyo na. Gisingin niyo na ako sa pangungot na to. Ate, sorry pero wala na talaga si tatay. Multiple organ failure daw yung dahilan ng pagkamatay ni tatay. Sa tingin ko, hinihintay ka lang talaga niya na makarating dito sa ospital bago siya bumitaw. Nasaan siya ngayon? Nasaan si tatay? Nasa morgue na siya, ate. Gusto ko siya makita. Samahan mo ko. Ate, wag na. Mas mabuting makita mo si tatay kapag nabihisa na siya. Ayoko makita mo siya sa lagay niya ngayon. Kailangan niya ng kasama. Hindi pwede mag-isa lang si tatay doon. Huwag kang mag-alala. Kasama naman niya si Kuya Arnold eh. Si Kuya na rin ang nag-asikasong mga kailangang ayusin para maiuwi natin si tatay. Eh si nanay, alam na ba niya yung nangyari? Nasa bahay siya. Alam niya na. Kumusta siya? Okay lang ba siya? Hindi rin maganda estado ni nanay ngayon. Binaba niya agad yung tawag nung malaman niya yung balita. Maglilinis daw siya. Gusto niya na bago dumating si tatay, maayos yung bahay na madadatnan niya. Kailangan daw niyang ibaling sa iba yung isip niya ngayon kasi kung hindi raw baka hindi niya kayanin. Dapat si nanay na lang sinamahan mo doon. Sinong kasama niya ngayon? Pumunta na raw doon si Kuya Bert. Kailangan na muna niyang dumaan sa presinto para makausap yung mga pulis. Ano palang balita? Nahuli na ba yung driver? Oo, nahuli na siya. Siya mismo nagdala sa sarili niya sa mga pulis. Willing daw siyang tumulong sa atin sa mga gastusin para kay tatay. Magbibigay din daw ng pinansyal na tulong yung operator ng bus. Ano ba kasi nangyari? Paano siya nagulungan ng bus? Pumalya daw yung brake ng bus kaya dumire-diretso daw sa lane nila tatay. Dapat makulong yung driver na yon! Siya may kasalanan kung bakit wala na si tatay ngayon! Aksidente yung nangyari, ate. Hindi rin naman niya gustong makapatay ng tao eh. Kahit na! Kapabayaan pa rin nila yon! Hindi pa pala preno na sasakyan nila kung araw-araw nalang chinecheck yon. Hayaan mo na lang si kuya makipag-usap doon. Ano, gusto mo na bang umuwi? Kung okay ka na, umuwi na muna tayo para masamaan natin si nanay. Ayoko pa umuwi. Gusto kong puntahan si tatay. Please, gusto ko siya makita. Sigurado ka ba? Oo. Gusto ko magpaalam sa kanya bago siya ilipat sa punerarya. Sige, samahan kita. Limang araw naming pinaglamaya ng mga labi ni Tatay Norman bago namin siya inilibing. Noong nawala ang mga pailaw, bulaklak at mga taong nakikiramay ay sakalang nag-sink in sa akin ang katotohanan. Nawala na talaga si tatay. Napakabigat ng mga araw na yon para sa amin dahil doon pa lang kami nagsimulang makapag-adjust. Sa bagong buhay namin kung saan ay hindi na namin kasama ang aming padre di pamilya. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay naging in denial ako sa biglaang pagkawala ng tatay ko. Ang mga maruruming damit niya ay hindi pa nalalabhan. Ay nandun pa rin sa kinakalagyan nito. Ang mga gamit ni tatay sa pag-aayos ng kanyang motor ay nakakalat pa rin sa bakura namin na parabang anumang oras ay bigla na lamang siyang darating para ligpitin ang mga yon. Doon ko lang napagtanto na kailanman ay hindi na babalik si tatay. Wala nang bubungad sa akin kada umaga na nagkakape sa may kusina habang nakikinig ng balita sa DZBB. Wala nang maghahatid at susundo sa akin sa trabaho. Wala na rin akong kakwentuhan tuwing gabi bago matulog. Ang taong pinaka-importante sa buhay ko ay hindi ko na makikita pa kailanman. Iyon ang katotohanan na mahirap lunukin pero kinakailangan. Tumigil na ang mundo niya pero ang amin ay umiikot pa rin at nagpapatuloy pa. Mahirap man ay pinilit kong ipagpatuloy ang buhay at ginawa kong motivation ang mga pangarap ni tatay para sa aming magkakapatid.
Kahit na wala na siya sa mundong ito ay gusto kong tuparin ang mga pangarap na yon para kapag nagkita kami ulit balang araw ay masasabi kong naging makabuluhan ang naging buhay ko. Sa pagdaan ng 2 taon ay tulong-tulong kaming magkakapatid para malampasan ang masakit na pangyayaring yon sa buhay namin, Papa Dudut. Te, nakita mo ba yung pang-shave ko sa banyo? Shave? Hindi, wala ba doon? Wala eh. Saan kaya napunta yun? Tanungin mo na lang si nanay, baka naitapon niya. Naglinis siya kahapon sa banyo eh. Ba yan? Wala tuloy akong pang shave sa mukha. Mahaba na itong balbas ko eh. Patingin nga. Tingnan mo, ang pangit. Mukha akong matanda. Bagay naman ah. Yan ang gusto ng mga babae ngayon, may bigoted balbas. Ayoko, mukha akong tumanda ng 10 taon ito eh. Hindi ah, mas naging matipuno ka nga eh. Harap ka nga sa akin. O ayan, sabi mo nga sa akin kung mukha akong 22 years old. Mukha akong 30 sa itsura ko eh. Mas naging kamukha mo si Papa dahil dyan. Ngayon ko lang napansin na marami pala kayong pagkakahuwig. Talaga? Oo, parang Tonton Gutierrez sabi nga niya noon. Sino naman yun? Hindi mo kilala si Tonton Gutierrez? Bata ka pa nga talaga. Hindi mo panahon pero nakikita pa naman siya sa TV ngayon. Di naman ako nanonood ng TV. Sa bagay, oo nga naman. Namiss ko tuloy si tatay. 2 years na simula nung nawala siya pero hanggang ngayon, ang hirap pa rin tanggapin ang katotohanan. Ako rin, miss ko na siya. Sabi ko nga sa kanya noon, babawi ako sa kanya. Tatapusin ko yung pag-aaral ko kahit ilang beses na akong bumagsak. Ngayon naman na malapit na akong graduate, di niya na ako masasama ang magmarcha. Alam mo kung anong ginagawa ko kapag namimiss ko si tatay? Ano? Tinitingnan mo yung dating pictures niya? Hindi. Nagpapadala ako ng message sa number niya. Ha? Huh? Pwede pa ba yun? Oo naman. Nagsisend pa naman eh. Hindi naman niya mababasa yun eh. Wala namang cellphone sa langit. Kahit na. Kahit hindi niya mabasa yung messages ko, iniisip ko na lang na natatanggap pa rin niya yung mga sinisend ko sa kanya. Sakto! Sinama ni nanay yung cellphone ni tatay nung libing, di ba? Oo, yung isa. 2 cellphone ni tatay eh. Yung di keypad tapos yung smartphone na ginagamit niya pang deliver. Yung di keypad ang sinama nila sa libing. Oo nga. Nasaan na pala yung isang cellphone ni tatay? Kinuha ni Bert. Nasira yung cellphone niya eh. Ah, ganun ba? So ang tinitext mo, yung number na hindi niya na ginagamit? Yung nakalagay dun sa may keypad na cellphone? Yung 9994 ang dulo. Magawa rin nga yung ginagawa mo. Subukan mo. Kahit papano nakakawala siya ng lungkot. Wala man ako natatanggap na sagot. Kahit papano parang nakakausap ko na rin si tatay kapag ginagawa ko yun. Ano namang sinesend mo sa kanya? Secret! Hmm? Ayaw pa sabihin? Basta, sa akin na lang yun. Bahala ka dyan. May bukas pa kayang tindahan ngayon? Bakit? Wala na siguro sa ganitong oras. Bibili ako ng pang-shave eh. Huwag ka nang mag-shave. Bagay naman sa'yo yung may balbas eh. Ayoko nga. Te, huwag mo ilock yung pinto ah. Lalabas na ako. Mag-aanap ako ng pang-shave. Pabili ako ng pang-midnight snack. Bayaran ko na lang mamaya. Kahit anong chichirya na lang tapos soft drink. Okay, sige. Mag-ingat ka. Po ang nagsilbing comfort zone ko kapag malungkot ako o may pinagdadaan ng problema. Lagi kong inilalabas sa mga sama ng loob ko sa pamamagitan ng pagpapadala ng message sa phone number ni Papa. Para akong batang nagsusumbong sa kanya noon kahit na alam kong never na akong makaka-receive ng reply mula sa kanya. Ang dating number niya ang nagsilbing emotional dump ko simula noong nawala ang tatay ko, Papa Dudut. Hindi lang naman puro problema ang ibinabahagi ko kay tatay. Pati small blessings and achievements ko sa buhay ay ibinabalita ko rin sa kanya. Katulad na lang, noong lumipat ako ng bangko,
saka nung nakabili ako ng sarili kong motor. Pati nung nakapagtapos ang bunso naming kapatid na si John at nung nakasampa na sa wakas sa barko ang pangalawa kong kapatid. Lahat ng yon ay sinesend ko sa dating phone number ni tatay. Alam ko naman na hindi niya nababasa ang mga mensahe kong yon para sa kanya. Pero sa tuwing ginagawa ko kasi ang bagay na yon ay para bang nagkakaroon kami ng koneksyon ng tatay ko. Sa pamamagitan noon ay lumalakas ang loob ko. Napapawi ang lungkot at pagod ko at mas napapatatag ang loob ko. Maliban nga sa pag-send ng message, minsan ay ginagawa ko ring notes ang dating number ni tatay. Kapag may grocery list ako o may wish list ako para sa mga susunod na taon, ay tinetext ko rin ang lahat ng yon sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging practice ko nang i-text ang mga ganap sa buhay sa dating number ng tatay ko. Hanggang sa isang araw ay nagulat ako nang bigla na lamang akong nakatanggap ng reply mula sa number na yon. Bagong gising lang ako noong nabasa ko ang notification sa cellphone ko. Akala ko nga ay nananaginip lamang ako noong nakita ko yon dahil imposibleng mag-reply si tatay sa mga message ko. Kabado kong binuksan ang message na yon na ang nakalagay ay kaya mo yan, laban lang. Halos maiyak ako noong nabasa ko ang mga katagang yon. Lagi kasing yon ang sinasabi sa akin ni tatay noong nabubuhay pa lamang siya. Kapag napanghihinaan ako ng loob ay palagi nitong pinapalakas ang loob ko sa pamamagitan ng pagsasabi ng kakayanin ko din ang lahat basta patuloy lamang akong lumaban. Saglit kong pinaniwalaan na galing nga kay tatay ang message na natanggap ko. Pero kahit na anong pagpilit ang gawin ko, ay imposible talagang mangyari ang bagay na yon. Noong banggitin ko kay John ang nangyari ay saka ko lang nalaman ang katotohanan. Kapag pala matagal nang hindi ginagamit ang phone number ng isang tao ay nire-recycle ito at ibinibigay ng network sa iba. Basag trip man, pero yun marahil ang kasagutan sa misteryo kung bakit biglang nag-reply sa akin ang number ni tatay. Mula sa pagkabigla ay napalitan ng hiya ang nararamdaman ko noong araw na yon. Huli na kasi, noong na-realize ko na ang mga pinapadala kong message sa number na yon ay nababasa pala ng isang tao. Ang ginawa ko na lamang ay nag-reply ako sa kanya para i-explain ang lahat at para na rin humingi ng tawad. Nagulat na lamang ako nang bigla akong tawagan ng number na yon, Papa Dudut. Sinong tumatawag? Yung number ni tatay. Tumatawag sa akin yung bagong may-ari. E di sagutin mo. Bakit ko sasagutin? Hindi ko naman siya kilala. Ilang taon mo na siyang mini-message? Di mo pa yun kilala? Hindi naman kasi siya nagre-reply. Tsaka hindi ko naman alam na may iba na palang nagmamay-ari ng number ni tatay. Sagutin mo na lang tapos mag-explain ka sa kanya. Nag-text na ako tsaka nag-sorry na rin ako sa mga pang-aabala ko. Ewan ko ba't bigla na lang siyang tumawag? Ano bang sabi? Wala siyang reply, bigla na lang siyang tumawag. Hindi ko siya sinagot. Eh di hayaan mo na lang. Ayan, tumatawag na naman siya. Sagutin mo. Ayoko, ikaw na lang. Amin na nga. Hello? Hello? Sino to? Ah, ako yung mini-message mo palagi. Nabasa ko yung huling text mo. Na-curious lang ako, kaya ako napatawag. Hindi ko alam na lalaki ka pala. Sorry kung naabala kita. Actually, hindi ako yung may-ari ng number na to. Sa ate ko to. Huy! Sa ate mo ba to? Huwag mo nang sabihin na ako may-ari ng number na yan. Natatakot lang siya na sagutin yung tawag mo, kaya ako yung inutusan niyang sumagot. Ano palang kailangan mo? Ba't ka napatawag? Wala naman. Gusto ko lang sanang makausap yung ate mo. Parang kailangan niya ngayon ng makakausap eh. Kaya naisip ko na makinig sa kung ano mang pinagdadaanan niya.
Ah, ganun ba? Uy, ano nang pinag-uusapan yun? Sandali, huwag ka maingay. Patayin mo na yan. Sorry, yung ate ko kasi. Katabi ko siya ngayon, kinukulit ako. Pwede ko ba siyang makausap? Kung okay lang naman. Kung ayaw niya, maiintindihan ko. Oo naman. Teka, ibibigay ko na sa kanya tong phone. O ayan, hinahanap ka. Bakit daw? Gusto ko lang niya makausap. Oh, kunin mo na. Ayoko! Kunin mo na. Malilate na ako sa pupuntahan ko eh. Kailangan ko pa magbihis. Ikaw talaga, pahamak ka? Hello? Hi, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin. Ikaw na ba yung may-ari ng number na to? Oo, ako nga. Ako pala si Kyle. Talia. Tawagin mo na lang akong Talia. Ate, pwede ba sa labas na kayo mag-usap? Magbibihis pa ako eh. Kyle, sandali lang ha. Lalabas lang ako saglit. Pinapaalis na ako ng kapatid ko sa kwarto niya eh. Sige lang. Ikaw dyan, mamaya ka talaga sa akin ha. O bakit? Sinagot ko lang naman yung tawag ha. Ikaw yung text ng text sa ibang tao tapos ako sisisiin mo. Nanggigigil talaga ako sa'yo. Sige na, doon ka na. Hello? Nandiyan ka pa? Oo, nandito pa. Okay na ba? Okay na. Nakalipat na ako ng pwesto. Bakit ka pala napatawag? Ang totoo niyan, matagal na sana kitang gustong replyan. Kaso, naisip ko na kapag ginawa ko yun, baka tumigil ka na sa pag-text sa akin. Pakiramdam ko kasi, wala ka ng ibang makausap kaya nagtatext ka na lang sa random number ng mga problema mo sa buhay. Kaya hinayaan ko na lang. Tapos nung nabasa ko yung text mo kagabi, ramdam ko yung nararamdaman mo. Kaya napareply ako nang wala sa oras. Tungkol pala dyan. Sorry talaga. Hindi ko alam na may iba na palang gumagamit sa number ni tatay. Dati kasing number ni tatay ang gamit mo ngayon. Ah, kaya pala. Ngayon gets ko na kung bakit puro tatay ang nakalagay sa text mo. Akala ko code name lang yun. Pero yun nga, tumawag lang ako kasi matagal na akong curious sa'yo. Tapos gusto ko lang din sabihin na ituloy mo lang yung ginagawa mo. Kung wala kang mapaglabasan ng sama ng loob, mag-text ka lang sa akin. O pwede mo rin akong tawagan. Makikinig ako sa mga problema mo. Salamat pero ang laki na ng abalang nagawa ko sa'yo kaya hindi ko nadadagdagan yun. Hindi, okay lang. Gusto kong makatulong sa pinagdadaanan mo. Ganyan din kasi ako noon eh. Wala akong malapitang tao pagdating sa mga problema ko. Ang hirap nung ganun kaya ako na mismo nag-offer sa sarili ko. Ganun ba? Salamat at naiintindihan mo ako. Oo naman. Dahil hindi na si tatay ang nagmamay-ari ng phone number na dati nitong gamit ay mas pinili ko na lamang magsulat sa journal. Doon ko nilagay ang lahat ng mga saloobin ko sa gusto kong ibahagi sa tatay ko. Ganun pa man ay lagi pa rin akong kinukumusta ni Kyle simula noong tumigil ako mag-send ng message sa kanya. Siguro ay nahalata na rin kasi niya na nahihiya na ako dahil ginawa ko siyang tapunan ng problema. Pinilit ako ang kaibiganin ni Kyle, Papa Dudut. Sa katunayan ay siya na mismo ang nag-offer na ituloy ko lang ang dating ginagawa ko kapag kailangan kong maglabas ng sama ng loob. Mag-message lang daw ako sa kanya tuwing kailangan ko ng makakausap. Anytime ay available naman daw siya kapag gusto kong maglabas ng galit sa mundo. Isa pa ay magaling daw siyang mag-advise kaya sanay na siyang maging tagasalo ng mga problema dahil ganon siya sa mga kaibigan niya. Sa halip na gawin ko siyang tapunan ng sama ng loob ay nakipagkaibigan na lang din ako kay Kyle, Papa Dudut. Sa Pangasinan siya nakatira at isa siyang sales clerk, 30 years old at middle child sa tatlong magkakapatid. Wala na akong planong idamay pa si Kyle sa mga problema ko noon sa buhay pero dahil magkalayo naman kami ng tirahan at mukhang malabo naman kaming magkita ng personal, ay sa kanya ako minsan nakikipag-usap tuwing nami-miss ko ang tatay ko. Malaki ang naitulong ni Kyle para mapawi ang lumbay na nararamdaman ko. Mula sa personal number ay nagpalitan kami ng Facebook account at doon namin tinuloy ang komunikasyon naming dalawa. Matapos nga ang ilang buwan, Papa Dudut, na pag-uusap ay biglang naisipan ni Kyle na dalawin ako sa Maynila.
Pasensya ka na kung na-late ako. Nahirapan ako mag-book ng masasakyan papunta rito sa terminal eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na mag-abala. Hindi pwede. First time mo rito sa Maynila, kaya hindi ako papayag na mag-isa ka lang rito. Iba ang Maynila sa probinsya. Alam ko naman yun. Kaya ko naman ang sarili ko. Marunong naman ako makipagbasagan ng mukha kung sakali. Baliw? Hindi naman yun ang sinasabi ko. Maliban sa mga ganyang bagay, maraming abusado dito sa Maynila. Yung mga taong mahilig man lamang. Kapag nalaman nila na hindi ka taga rito, hindi sila magdadalawang isip na lokohin ka. Hindi naman na ako baguhan dito. Nakailang balik na rin naman ako dito sa Maynila eh. Kaya medyo gamay ko na rin ang kalakaran dito. O sige nga, kung sakaling hindi kita pinuntahan dito, anong una mong gagawin? Siyempre, sasakay ng taxi, tapos... Oops! Doon pa lang mali ka na. Bakit? E paano ako makakapunta sa hotel na tutuluyan ko kung di ako sasakay ng taxi? Kapag galing ka sa terminal, wag na wag kang sasakay sa mga taxi na nag-aabang dyan sa labas. Bakit naman? Kapag natiktikan nilang probinsyano ka, tapos hindi mo pakabisado yung mga lugar dito, kahit malapit lang yung pupuntahan mo, iikot nang iikot yung mga yan hanggang sa pumatak yung metro. Hindi ko naman nilalahat ha, pero may mga ganong taxi driver dito. Kung ganun, ano ba dapat sakyan ko? Marunong ka bang sumakay ng MRT? Hindi ko pa nasusubukan. MRT, yun ang pinakamura kung hindi ka maselan. Kung gusto mo na mas mabilis, mag-book ka ng motorcycle taxi, lalo na kapag wala ka namang masyadong bitbit na gamit. So anong pwede nating sakyan ngayon? Mag-MRT na lang tayo. Turuan kita kung paano sumakay sa tren. O sige, tara na. Teka, anong station bang malapit dito? Kamuning? Ay hindi! Cubao! Doon tayo sa Cubao Station. Malapit lang ba yun? Oo, lakarin na lang natin. Wala ka na bang ibang bagahe? Backpack lang ang dala mo? Oo, itong backpack lang ang dala ko. Wali ka na, para makapagpahinga ka na. Okay, sige. Tara. So, kumusta naman? Kumusta ang biyahe mo? Maayos naman. Nakakangalay kasi halos 3 oras din yung biyahe ko. Talaga? Oo. Tapos umaga pa ako bumiyahe kaya medyo traffic din sa ibang lugar kasi may pasok. Ikaw, kumusta ka naman? Ayos lang din. Pagod sa trabaho pero lagi naman eh. Kahit nakaupo ka lang, tapos naka-aircon pa? Uy, nakakapagod kaya magtrabaho sa bangko. Hindi man physically, mentally draining naman. Minsan mabubuisit ka sa mga demanding na client. Minsan naman, maaawa ka sa mga taong hikahos na halos magmakaawa na para lang makahiram ng pera. Ganun ba talaga kahirap ang buhay dito sa Maynila? Depende sa estado mo. Minsan maganda naman ang buhay dito, pero karaniwan nakakapagod talaga. Dito kasi, halos wala kang pahinga. Bawal yung papetiks-petiks lang. Lahat ng tao rito nagmamadali kasi oras ang hinahabol. Tignan mo mamaya sa MRT station. Doon mo makikita kung gaano kabilis gumalaw ang mga tao rito. Plano ko pa naman sanang lumipat dito. Talaga? Eh bakit hindi mo gawin? Matapos mo akong takutin, nagdadalawang isip na tuloy ako. Hindi naman pananakot yun. Parang warning lang tungkol sa buhay dito sa Maynila. Actually, maganda naman dito kasi maraming opportunities, maraming choices. Malawak ang Metro Manila, kaya hindi ka mauubusan ng trabaho. Yun nga lang, kailangan mo talaga magkaroon ng matibay na loob. Hindi ka pwede maging mahina kasi nga matatabunan ka lang ng mga taong malalaki ang pangarap sa buhay. Nandito ka naman na makakasama ko kung sakali, di ba? Oo naman! Matapos kitang tabunan ng sari-saring problema ng ilang taon, mabuting ako naman ngayon ang sumalo sa'yo. Ready akong tumulong sa'yo anytime. Talaga ba? Siyempre naman! O sige, kung ganun, unahin na natin tong problema ko ngayon. May problema ka ngayon? Oo, kanina pa ako gutom eh. Kumain muna kaya tayo. O sige, sige! Hindi ka naman nagsabi. Ano bang gusto mong kainin? Hanap muna tayo ng makakainan. Papa Dudot, si Kyle ang perfect example ng description na tall, dark and handsome. Kapag pinagtabi kami ay parang kalahati lang yata ako sa tangkad niya. Ang kwento niya sa akin ay dati ay kasakasama raw siya ng tatay niya na pumapalaod para mangisda noong kabataan niya. Kaya hindi na bumalik sa dati ang kulay ng balat nito.
Ako ang sumundo kay Kyle sa bus terminal nung dumating siya sa Maynila. Nung una ay nagkakahiyaan pa kami dahil first time lang naming magkita, Papa Dudut. Dinala ko siya sa isang restaurant para doon kumain. Hindi nagtagal ay nawala din naman ang hiya namin sa katawan at lumabas din ang pagiging close namin sa isa't isa. Parang ang sobrang tagal na naming magkakilala noong magkita kami. Dalawang araw siyang nagstay sa Maynila at ipinakilala ko siya sa mga kapatid ko at sa nanay ko at sobrang namangha sila kung paano kami nagkakilala. Sinubukan akong ligawan ni Kyle matapos ang ilang buwan noong mga panahong yon ay hindi pa ako handang magkaroon ng karelasyon at naiintindihan naman niya yon. Hinintay niya ako na maging ready at noong nakita ko naman kung gaano kasincere si Kyle sa pagmamahal niya sa akin ay sinagot ko rin siya kalaunan. Isang taon at tatlong buwan na kaming magkasintahan sa ngayon at patuloy ang pagiging matibay ng aming relasyon. Nakakatuwa si tatay pa ang naging dahilan kung bakit ko nakatagpo si Kyle. Siguro'y yun na rin ang naging paraan niya para ibigay ako sa tamang lalaki. Patunay na kahit nasa kabilang buhay na siya, ay patuloy pa rin niya akong ginagabayan. Papa Dudut, eto na po ang ending ng aking kwento. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa Barangay Love Stories at mabuhay kayong lahat. Ang inyong kapuso at kabarangay, Talia. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.